Hello mga kawanderham, ang video natin ngayon ay tungkol pa rin sa mathematical system. Ito ay topic ng grade 8, third quarter, weeks 1 and 2. So ito ang ating gagawin, draw and label a figure for each condition. So may limang items, tingnan natin. Number 1, plane ABC. Paano natin idodrawing ang plane ABC? So ang plane daw kasi, so drawing muna natin yung plane. Lumabo na naman. Ang plane ay para siyang papel. Isipin mo, dodrawing ka ng papel. Ang plane daw ay pwedeng pangalanan sa pamamagitan ng tatlong non-collinear points. So itong ABC, yan yung mga non-collinear points. So maglalagay ka lang ng tatlong points na hindi magkakalinya. Lagyan mo ng label, ABC. So, yan ang plane ABC. Okay? Next, number 2. Line Z intersecting line BC at K. So, pag dalawang letter na may symbol na line sa taas, line yon, line BC. So, paano natin siya idodrawing? So, meron daw tayong line Z. So, ang isang line, pwede mo siyang ipangalan sa isang letter lang, small letter. Z, small letter na Z, nag-intersect sa line BC. So ito yung line BC natin. Lagyan natin ng label. Ito yung point B, point C. At nag-intersect at K. Dito sila nag-intersect sa point na ito. At sabi ay ito ay K. Line Z nag-intersect sa line BC sa point K. Okay, next, number 3. Ray EF and ray EJ intersect at point E. Binago po kasi yung given. Nakopya ko yung ibang given. So, paano yan? May ray daw tayo na EF. Ang ray ay arrow yung kabila, yung isa ay point. So, ray EF. Ito yung E. Itong isang point malapit sa arrow, yung F. At ray EJ nag-intersect sa point E. So, meron tayong isa pang ray. EJ. Nag-intersect silang yung dalawang ray. Ibig sabihin, nag-meet sila sa point E. So, dito sila nag-meet. Okay, yun ang ibig sabihin niyang line. Ray EF intersect ray EJ at point E. Next, plane P contains line 3 but does not contain Y. So ito hindi ko sure pero i-assume ko na itong Y ay point. Contain point Y. So number 4, meron daw tayong plane P. So pwede rin ipangalanan ng plane sa pamamagitan ng isang capital letter lang na nasa corner niya. So ito, dito mo ilalagay P. Plane P ito, na merong line 3. So yung line pwede mo rin siyang pangalanan sa pamamagitan ng number. So ito ay line 3 but does not contain Y. Pagkakaintindi ko dito, yung plane P daw nakocontain niya yung line 3 pero hindi kinocontain ng plane P yung Y. So lagay ka ng point na Y sa labas ng plane P. Hindi niya kinocontain yung Y. Okay, next. Point H lies on line MN. So, paano yan? Drawing muna natin yung line MN. MN. Ayan, magkabilang dulo ng line. Ngayon, meron daw point H na naglalay or nasa linya na MN. So, drawing ka lang ng isang point dito kahit saan. Lagyan mo ng label na H. So, yung point H ay nasa linyang MN. So, yan po ang ating video tungkol sa mathematical system. Sana may natutunan kayo. Shoutout portion po tayo. Shoutout sa mga kawanderham na sina Yesha Marie Ramos,
Ian Laseda at Casey Nicole Sangalang. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Sana kahit hindi tungkol sa inyong learning task ang aming mga video, panoorin nyo pa rin. At manood kayo ng aming weekly raffle video. Mamimigay kami ng load every week. Yun lang po. Please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!